situ, kami situ, di bang. Ang gaganda, gaganda, gaganda. Sa patiha. Sa patiha. Di ba yun? O, iba yung audience ngayon, ha? Parang ibang sigla ninyo, ha? May iba yung energy, di ba? Alam mo, I'm doing this for the past 25 years, pero parang bang isa to sa pinakamasayang crowd na nakita ko. Ibang palakpak yun, ibang palakpak. Pero yung first time, yung first time, iba ko balakpak eh, di ba? Kasi mag-member na, iba yung grand-grabe, giga, di ba? Pero may first timer, sabi, sabi, parang masira ulo. Anyway, so welcome sa ating Neko tonight, today. Isa lang gusto ko malaman, so yung first time, yung ngayon ako maririnig, pwede malaman taas ang kamay. Mga first time, yan. First time, ngayon lang nakita, di ba? Yan. O, palakpakan yung mga first timer. Kasi, pag umalik bukas yan, hindi na first timer yan. So, iba yung pagka-first time, nabiwelcome ka agad eh. Para ganahan yan, di ba? Kasi pag wala nabiwelcome sa'yo, parang nasa ba ako? Ano bang planeta, di ba? So, meron akong meeting ngayon, so I'm siguro mga 20 minutes lang ang presentation ko. 20 minutes? Sabi ng first time, yes, bilis. Sabi mo nga naman, alam ko na style mo, di ba? Eh, kung mga first timer dyan, eh, sa mga luma, baka na kayo, di ba? So, basta gusto ko lang maging masaya ang presentation, okay lang ba yan? Yes! Distributor, tamad umatin ng mga seminar, inaantok daw. Di ba? Misa kasi, para masaya ang seminar, kailangan masaya talaga ang presentation. May mga kwento, may mga jokes, pero wag naman sana pag-uwi nyo, grabe, ang saya-saya ng seminar, tuwa-tuwa kami. Talaga, oo. Eh, kumusta negosyo? Negosyo? May negosyo ba? Ako kami tawanan doon, di ba? Ako kasi naging first-timer din ako eh. Kahit magaling ang speaker. Kapag medyo matamlay, nakakaantok din eh. So sabi ko, pag next time maging speaker ako, talagang dadami yung magkwento. Siguro mga 95% puro kwento. Pero mayroong lesson. So again, first-timer man kayo hindi, welcome po. Masarap kasi magturo kapag yung kausap, sasagot kayo. Diba? Kasi kwentuhan lang to eh. Hindi ito basta actually training lang. Kwentuhan lang. Siyempre kapag nakapagkwentuhan ka, yung kausap mo kailangan nare-react. Kasi meron pa kapag kwentuhan para bang walang reaction. Para mga tarsira lang yung mga tarsira. Ginugulat mo, bul-bul-bul-bul pa rin. Gusto ko yung yan, tanong, sagot kayo, tapos natawa kayo. At kahit natawa, may timing, ha? Kasi minsan naman, tawa ng tawa, alas timing, di ba? Ang lungkot ng kwento ko, nagkarabi ko, nung bata ako. Yes, Pawel! Kailangan may timing. Tama, pagpapalakpak, okay na ba dapat papalakpak din kayo? Yan, tapos Pawel, grabe, sagot-sagot lang kayo. Okay ba yan? Yes! Handa na kayo matuto? Yes! Maganda rin yung mayaman ka na, sumasaya ka pa, tapos marami ka pa natutunan. Yes. Kasi hindi lang para biro yung ano eh, sino ulit ang gusto magkaroon ng kotse? Wala pa kayong kotse. Anong kotse gusto nyo? Anong kotse gusto nyo? BMW. Raptor, Lexus, Ferrari. Dapat ganun. Gusto nyo ba ganun kotse? Yes! Matipong Mercedes-Benz. Anong kulay? Black. Siyempre Mercedes-Benz. Anong color? Black. Mahaba. May kutina. May music. Kailangan ko siya maganda ko. Sports car, diba? Ay, nakapag-travel na ba kayo? Yes! Yes! Diba gusto maging... Hindi nakapag-travel? Yes! Saan? New York. Sabi ko, wow. May mga savings ba kayo? Yes! Mga savings? Yes! Ay, yung mga pangarap natin. Tama?
Tinanin nyo ha, kapag mga seminar, orientation, baliwan, puro kotse, savings, travel, lifestyle na nag-uusapan, tapos yung mga tao tuwa-tuwa, grabe, payaman, ha? Pero lahat dito masayaw, pero minsan pag-uwi natin, hindi ka na masaya eh. Kaya rin yung may training. Ah, tamaan ka. Kaya mayroong training, para excitement level mo may mataas, hanggang pag-uwi nyo mataas. Kasi dami umatin dito, pare-pare yung sinisigaw, power, grabe, ako na yung I'm next, di ba? Ako na yung kasunod, ako na maghahotche, kung nagawa mo, nagawa ko, kaya ko rin gawin. Madami sumisigaw niyan. Pero iba na ambunan lang, wala na. Tama? So dito dapat ngayon, unahan ko kayo, kaya meron akong training ngayon para, sabi nga ninyo kanina, kailangan sustain nyo yung gigil ninyo. Hindi yung nanggigigil ka ngayon, may seminar, pag uwi, wala na. Kahit wala kapag hinikita ngayon, alam nyo, ako alam ko mismo, 100%, nagaganda ang buhay mo dito eh. Payaman. Gusto nyo ba yung ganon? Yes. Kailangan pa lumalabas sa ibig mo, payaman, dapat ganon. Kahit putang-putla ka sa gutom, payaman, ganon. Okay, banggit nga, payaman. Tapos i-feel mo. Kasi iba dyan, hindi ganon. Okay, pag-i-feel mo nga, yung mayaman ako, Sapa-sapa. Last. Imagine mo kapag lagi yung sinasabi mo, ma-attract yun. Yes. Diba? Pag-uwi, mayaman ako. After ang training ko mamaya, 20 minutes, mayaman ako. Tapos elevator, diba? Tapos na eh. Take elevator, mayaman ako. Nasa lobby ka na, wala ka pang kotse. Lakad ka, punta na EDSA. Mayaman ako. So, para ka ng bus, mayaman ako. Nakaupo ka sa bus, mayaman ako. Mayaman ako. Tapos yung katabi mo, nakabi na rin. Tapos yung bag nila, tinatago. Mga hold lover to, di ba? Mayaman ako, yan. Kailangan feel mo yan eh, mayaman ako. Pag-uwi sa bahay, kinalabahay mo, mayaman ako. Pagbukas ang pinto, yes, mayaman ako. Yung gigil mo ngayon, hanggang pag-uwi nila mo, mayaman ako. Nakakita yung lamesa! Walang ulam. Mayaman ako. Tuloy pa rin, di ba? Tuloy pa rin. Di ba rin, ngayon lang, walang ulam ngayon lang, pero walang mayaman ako. Walang ulam, tubig. Bukas ang rent ko. Walang laman ng rent. Ang laman ng rent, mga dami. Ginawang cabinet, di ba? Pera, walang load. Mayaman ba talaga ako? Yun ang nangyayari sa mga distributors. Pag dito, mayaman ako. Pero pag nakita mo yung realidad ng buhay ninyo, wala kang pera, walang maayos sa pagkain, walang maayos sa tirahan, upay utang, doon nag-upisa na magdududa ka kung talaga bang mayaman ako. Importante sa day natin, na dapat mawala yung duda. Kung ang A-Global ngayon, ay ngayon pa rin mag-umpisa, normal magduda eh. Ilang years ng ating company? 7 years. So dapat wala ng duda. Yes. Pero kung wala duda, bakit pag-uusapan? Para i-remind kayo. Na minsan, hindi ka nagdududa 70 years ng company, nagdududa ka sa sarili mo. Kung nagawa nila, baka sila ang swerte, baka hindi ko yung swerte. You have to remove your doubt. The same company, same marketing plan, products, di ba? Same system. Lahat ng naging top earners sa ating kumpanya, nagduda nung una. Lahat nagduda nung una. Girls. Misis ko pala yun. Okay lang kayo? Normal kayo magduda, pero kailangan mo, lahat ng mga top earners na duda, anong ginawa nila? Sumusubok lang yun eh. Sabihin, normal pala magdududa, huwag lang pinapanagal. Kasi once nagduda ka sa bagay, wala kayong gagawing aksyon. Pag wala ginawa aksyon, walang resulta. So all of us right now, we will be focusing doon sa result. Everyone say result. Ito yung mga results na pinag-usapan ngayon ng mga dreams natin. And if you want to get your results, you need some action. Tama? Anong action? Susubok ka muna.
Ang ibang mga tao kasi gusto magbagong buhay, di pagsubok na pag-attend ng mga seminar, hindi magawa. Pag you join sa ating kapag-ibig na try the products, hindi na magawa, paano sila magiging successful? Subok-subok na kayo, paano pa wala nangyari? Paano kung hindi kayo umaman? Diba, nagdududa ka, baka hindi kayo umaman, pwede mo pagdudahan ng duda ninyo. Baka hindi ako umaman eh, paano pag umaman ka? Baka walang maniwala sa akin, paano pag maniniwala sa'yo? Ibig sabihin, susubukan mo lang. Lahat ng bagay, subok-subok lang. And congratulations, the moment ikaw ay nasa kwartong to, subok-subok na kayo. Tama? Kahit hindi pa kayo mag-member ngayon, may plano ko mag-member tomorrow, at least lamang kayo agad sa mga tao na sa labas ni even mag-umaka sa kwarto to, hindi na magawa. Lamang na lamang kayo. Bakit? Kasi gusto mo yung maman eh. Gusto mo yung makuha yung mga resulta eh. Now, ang sabi natin, ikaw daw, para ka kumita ng pera, may gagawin kayo eh. Hindi ka pwede uupo lang dyan. This is the reality. Pag upo mo dyan, dapat daw lahat ng key mo sa buhay mo, ibitahin mo. Correct? Yes. Kaya ka nagdududa, baka walang sumali sa'yo eh. Natatakot na kayo mag-imbita kasi yung key nyo sa buhay ninyo, kapatid, kaibigan, kamag-anak, classmate, kumpisina, kabarangay, lahat yan yung mga kapaligid sa'yo ang iimbitahin nyo. Correct? Yes. At yung maimbitahin nyo, yan ang hindi maniniwala sa inyo. Kaya marami ang hindi tumutuloy, natatakot na silang mag-imbita kasi baka hindi sila sumama. Yung fear na yan ang kailangan mawala sa atin. Danger ang fear, danger ang doubt. Doubt is a killer. Kasi kapag nagduda ka at natakot ka, wala kang gagawin yung aksyon. Paano makukonquer ang fear? Kaya nga fear false, expectation appearing real. Ang takot ay nasa isip lamang. Correct? Pag may madilim, nakaprogram ka ng bata, naku baka may mumu dyan. Takot ka kayo, bumasok. Eh pasabihin, uy sa loob dyan, just yun o. May magandang mabae dyan. Alam mo, sumubo kayo. Isipin, you have to conquer your fear by trying. Now, result, yung mga kaibigan yung imbitahin ninyo, sila ang number one na hindi maniniwala sa inyo. And this, again, the number one reason kaya hindi tumutuloy ang tao, ayaw ma-reject. Kasi masakit yun. Sino rito yung na-reject na? Ano ang program na siya na-reject? Eh, wala pa kayo sa Englobal, na-reject na kayo eh. Correct? Sino nag-commute lang? Sumakay ng jeep? Okay, lagi ko kinukwento sa inyo to, di ba? Pag nag-jeep kayo, pumapara ba kayo? Yes! Para, may pagkakataon ba yung jeep ay lumalagpas? Yes! Hindi ba direjek ka ng jeep? Yes! Umiyak ka ba? Yes! Para, tapos yung jeep lumagpas, iyak ka ba? Bakit siya lumagpas, di ba? Maglalakad na lang ako pa uwi. Hindi ba yung mga nagko-commute, kapag lumalagpas yung jeep, kahit ilang beses na lumalagpas, hindi siya naapektuhan? Kasi tanggap nila, normal na may lumalagpas na jeep. Bakit? Malamang yung jeep, puno na. Bawal sumabit o kaya yung gagarahin na. Ano ang ginawa ninyo pag mayroong jeep na lumalagpas? Naghihintay ba kayo ng panibagong jeep? Yes! Para lagpas. Wala kang pakialam. Para lagpas. Ay, umaambo na. Gutom na ako. Naiihi ako yun. Wala kang pakialam. Para lagpas. Para lagpas. Hanggat mayroong jeep na huminto sa harapan nyo, makasakay ka at mapuntahan mo ang gusto yung puntahan. Are you with me? Yes! Hindi pa sa pag-network ganun din? Gusto niyo mag-aim global? Ayaw, lagpas. Mag-easy? Ayaw, lagpas. POVI? Ayaw, lagpas. C24/7, gamit ka? Ayaw, lagpas. Palagpasimulan. Hindi niyo mamamalayan, meron at merong hihinto sa harapan niyo. At aalamin, ano ba talaga ang aim global? Yes! Hintayin mo lang, darating lang. Darating na darating niyo. Magbago ba yung mapasama dito? Maraming inimbitahan ng mga sponsor nyo. Iba sumakay, iba lumagpas. Bakit na nandito? Sumakay ka kasi. Gusto mo alam ng opportunity. Are you with me? Yes. At habang ginagawa ito, marami kayo imbitahan, lalagpas lahat yun. And believe me, pag nakachem mo ka ng tao, masipag, magaling, matalino, punong-puno ng mga pangarap, wala kayong choice. Yayaman at yayaman kasi po sila ito. Mindset sa mga first timers dito, tanggapin mo na rejection ay normal. This is a rejection business. Bakit? Ang negosyo nyo mag-imbita eh. Kapag inimbitaan ka, nag-imbita ka at na-reject ka, ginagawa nyo kasi ang business. Kapag kayo ay na-reject, walang mali sa inyo. Nagkataon lang, hindi pa right person yung tao inimbitahan nyo. Top earners, Hall of Famers, Joseph Lim, Carlo Benventura, Melinda Dane, until now, sila ba ay nag-i-invite pa din? Yes!
Yes or yes? Yes. Lahat ba ng inibitan na sumasama sa kanila? No. Kung sila nga top earners, magaling magsalita, super yaman, nare-reject din eh. Almost more kayo. Nag-upisa pa lang. Ibig sabihin, kapag na-reject tayo, walang mali sa atin. Nagkataon lang, hindi pa po right person yung taong inibitahan natin. O ngayon, ano solusyon? Huwag niyong papahirapan ang sarili niyo. Focus only those people who are interested. Ayaw na nga kasi pinipilit niyo pa eh. Sige na, saan para sa akin? Ayaw ko talaga makaawad ako sa iyo. Alam mo, pag yung mga kausap nyo ay gusto ginagawa natin, ang sarap ng pakiramdam. Yes. Kapag ayaw, huwag mo na i-entertain. Matuto kayo mag-next, kaya nga SW3 next principle. Some will join you. Some won't join you. So what next? Diba? Now, naka-program ka, okay, tanggap mo pala, mayroon rejection. Nag-present kayo. Sino rito yung naka-encounter na? Nag-present sa prospect. Nagbilog-bilog. Pinuntahan mo yung prospect mo, ganit mo sa labas. Either online or offline, nag-present ka ng 30 minutes, 1 hour, 2 hours. Nakapag-present na ba kayo? Yes! May mga paghahatong ba yung kinuusap ko hindi nag-join? Yes! Nag-effort ka? Masakit ba sa pakiramdam? Yes! Alam niyo, pag meron kayong kausap at hindi sumali, huwag kang masaktan. Kasi minsan, ang feeling mo nag-fail ka eh. Kahit hindi sumama yung prospect nyo, panalo ka pa din doon. Bakit? Hindi pa siya nag-join, panalo ka pa rin kasi pwede mo isipin, okay lang, huwag kang mag-join. Pinag-practice na lang naman kita eh. Gusto natin, pag nag-present, kailangan mag-join sila. Paano mo hindi nag-join? Don't feel bad. Kasi trabaho nyo, mag-invite at mag-present. Ang pag-join, decision nila yun. Eh kahit naman kami mag-present eh, kapag ayaw sumama, hindi sasama talaga yun. Kahit si Doc ang mag-present, kapag ayaw, hindi sasama yun. So pag nag-present kayo at hindi nag-join, huwag kayo mahasaktan. Hindi yun failure. Learning lagi yun. Okay, yung fear of failure, wala yun. Takot ang tao mag-fail. Why? Kasi yung salitang failure, di ba parang tunog negative to? Failure. Tunog negative to, uy, grabe, nag-fail ako. Diba? Kaya pag-fail, uy, nag-fail ako. Diba sa school, pag umagsak sa estudyante, uy, parang ang bobo ko. Umagsak ako, diba? Pag nag-fail ka, experiment, kaya fail ka, ang feeling nyo, walang kayong nangyayari maganda sa inyo. Pero alam nyo ba, because of this training, marami kayong marirealize na importante pala ang failure. Because you cannot appreciate the word success kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng failure. So huwag kayo matatakot mag-fail. Pag malpak, huwag kayo matatakot. Ang importante, willing kayong tumayo ulit. Yes. Kasi may mga tao, nung bumagsak, ayaw na umahon eh. Pag natapak, mag-ibangon ka lang. Imagine yung bata. Baby, bata. Baby, ilang weeks na, ilang months, nagagumagapang yan. Ang gumagapang ba yun? Yes! Ang tao eh, di ba? Sakit lang kayo, gumagapang. Ilang weeks na, ilang mas na. Tapos habang lumalakas na yung tuhod niya, tapos tatayo siya, tama ba? Yes! Tapos mag-try siya maglakad, correct? Yes! May pagkakataon ba yung bata bumabagsak? Yes! Imagine mo yung bata, baby, nag-aaral tumayo, bumagsak, nasaktan, natakot nang tumayo ulit. Kasi nasaktan. Imagine mo, 22 anos na, ayaw tumayo. Kasi baka siya mabagsak ulit. So yung bata, kada bagsak, oh wala. Nakakalakad, nakakatakbo na siya. Ang success ganun din. Palpak ang presentation, akala mo, na-reject ka, tayo ka lang. It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Yes! Ang marami ka! Ngayon, nakakondisyon ang mind mo. Pagbagsak, okay lang, tayo ka lang kayo. Bakit mo kailangan lagpasan to? Bakit pag lagi may mga trainings, dito nag-uumpisa? Kasi ito pala, hindi mo kahit tanggapin. Ako magkasabi sa'yo, huwag ka nang tumuloy. Diretsuhan to, ha? Kung hindi mo kaya tanggapin na mayroon rejection, at mag-fail ka, huwag ka nang umattend.
Huwag ka na mag-umuwi ka na. Mag-Netflix ka na lang. Kasi meron rejection dito. Ayaw na rejection. Ayaw mo nito. Hindi ka na mabagay dito. Sayang na lang ang silang inuupuan mo. Ibigay mo sa iba. Are you agree? Yes! Now, ngayon, tanggap mo pala na may rejection, may failure. Gumagaan ang pagninegosyo. Bakit kailangan nagpasan to? Because of your dreams. Meron tawanan dito. Meron jokes. But this is a very serious business. Tama? Seryoso to. Kotse, savings, travel, house and lot. Seryoso yun eh. Kaya kung seryoso, dapat preparado ka. Merong mga isang pilosopo dyan eh. Uy, kung makapagsalita ka naman, Arnel, para bang englobal lang ba paraan para ang tao ay umaman? Actually, maraming paraan para ang tao ay umaman. Pero itong negosyo to, na-realize ko na ang pagyaman, ang bilis. Diba? You don't need big capital. Experience or skills, hindi rin kailangan. Anong na-notice nyo nung kayo ay unang inibitahan dito? Walang requirements. Hindi tinanong kung anong background mo. Ikaw ay matalino sa school? Mayaman ka ba? Magaling ka ba magsalita? Magaling ka ba sa sales? Walang usapang ganun. Ang puhunan dito, may pangarap ka ba? Ano, may mga pangarap ba kayo? Kung may mga pangarap kayo, dapat open-minded ka. Kaya nga, famous word na open-minded ka. Tama? Dreams, ang number one reason kaya ka mag-join dito. Lahat ng tao, pag tinanong may mga pangarap ba, ang sagot, yes. Pero meron dyan mga katira na, eh, may kilala ako, nag-join sa Englobal eh. Hindi naman umaman eh. Meron ba ganun? Yes! Marami nag-join sa ating company, 17 years ago. Marami nag-join dito every month, every year may nag-join. Pero hindi tumutuloy yung iba. Bakit hindi umaman? Kasi walang alam. Bakit walang alam? Hindi pag-attend ng seminar, hindi magawa, paano kang yayaman? Dito, para ka maging successful, ang kailangan nyo muna, bigyan mo ng oras. Everybody say, time. Time! Yan ang first investment dito. Kailangan mong magbigay ng oras para matuto. Ano pag-aaralan nyo? Siyempre yung business natin. At kailangan kapag nagbigay ka ng time, maganda at bukas ang mga utak nyo. Why? Walang magandang bagay sa taong nakasarang isipan. So dito laging attitude ang pinag-uusapan. Ilang percent para ka mag-succeed sa negosyo? 80%. Imagine, for you to succeed in this business, ugali pala, 85% na. And what is the remaining 15%? Ang 15%, yun yung skills. Ibig sabihin, kahit pala hindi ka magaling magsalita, wala kang alam sa sales, tama? Okay lang yun kasi itinuturo ito eh. Pero bago ituro sa ito, bago ito makaintindihan, kailangan bukas ang utak mo. Kaya nga dapat magandang pag-uugali. Dito tayo may sakit na acne. Alam ko na yan attitude. Sino ito ang nag-invite ng downline nyo? Uy, ating ka ng neko, Sir Arnel. Naku, alam ko na yan. Lagi na siya speaker eh, di ba? Tsaka yung kwento niya pare-pareho. Yung jokes niya pare-pareho. Nasa YouTube nga yan eh, alam ko na yan. At alam niyo ba, kung may 20 years experience sa mga tao na magkasabing alam na nila ito, yun ang unang nawawala. Iba ang alam sa narinig. Yes! Kung ito yung alam mo na, dapat multi-millionaire ka na ngayon. Are you with me? Yes! Iwasan nito yung mataas ang ego, mayabang, taas ng pride. Yan ang danger. Alam mo, seminar ko ngayon, irinilig ko ngayon sa istorya ko. Bakit ito ang delikado? Bakit hindi tumutuloy ang tao? Because of attitude, mga pasaway. Ako yung classic example ng distributor na ito yung problema sa akin. Ang nakita mo ngayon, Arnel Impin, vice president ako ng kumpanya. Pero noong nag-umpisa, 1998, ganoon ko tagal sa negosyo. 25 years na ako dito. Sa mga first timers, allow me to share with you paano ko na-involve sa networking. Okay lang ba yan? Yes! Ang dati kong profesyon, trabaho, dati akong manager ng hotel. Yung Midas Hotel ngayon, Hyatt Hotel dati yan. 12 years ako nagtrabaho sa hotel. Manager ako sa front office. Ano ang itsura ng isang manager sa hotel? Matangkad, matipuno, matikas, magandang lalaki, magpapalapak ng tiyo sa kalang. Sabi ko, 25 years ago, can you imagine myself,
25 years ago, nasa hotel, very prestigious ang trabaho sa hotel during my time. Tama? Ang estudyante after graduation, gusto magtrabaho sa hotel kasi ang magandang postura. Mayroon service charge, may tip, di ba? Ganda-ganda dating mo. So maganda yung profession ko. Akala ko okay na ako. Tapos ang nag-invite sa akin dito, desk clerk ko. Imagine mo, ikaw yung manager. Ang mag-invite sa'yo, desk clerk mo. Inibita ko, siya, sama ka sa akin, mayamanin kita. Natakot ako. Kaso ko yung boss niya. Kaya ayoko maniwala, yung taong nag-invite sa akin, walang resulta. Normal pa yon? Kapag may mag-invite sa'yo, titingin ka sa resulta niya. Pag walang resulta, sabihin mo, balikan mo ako pag kumikita ka sa kap, di ba? Pag mayaman ka na, saka mo ko babalikan, saka ko sasama sa'yo. Kaya ayoko maniwala, sir, nung una, kasi ako yung boss, yung sponsor ko, wala pa resulta. Nagkataon lang, makulit siya. Kayo ba'y kinulit-kulit din dito? Inaraw-araw kayo? Two weeks ako inaaraw-araw, wala akong choice, nadibingin na ako, sir. Saan ba ka na lang, sir? Diba? Pagka sa protest kami, humahawak pa, sir. Sige na naman, sumama ka. Alam niyo, kulit-kulit niya, kaya ako sumama kasi makulit. Pinagbigyan ko lang. Sabi ko, isang attend lang, ha? Yes, sir, isang attend lang. Pag di mo nagustuhan, okay lang. Pero grabe, sir, imposible hindi mo mga gustuhan. Kapag bukas ang isip mo. To cut the long story short, sumama ako nang wala sa puso't damdamin ko, umatid lang ako para pagbigyan siya. Pagatid ko, nagulat ako, ganito! 500 ang tao! Mas marami dito! Nagsisigaman, power! Power! Sabi ko, yari na! Anong kulto ito? Imagine mo, manager ako ng hotel. Unang atin ko pa lang, bad trip na ako. Kasi, hindi ako sabi sa business ko ng grabe, power. Eh, nakataas pa yung kamay. Grabe, payaman kami. Payaman daw. Eh, tumino ko sa paligid ko. Yung mukha silang mga dukha. Tingnan nyo katabi nyo. Mga mayaman ba? Araw pa lang, ang yabang ko na. Diba? Alam nyo, ang galing mong salata ng speaker. Yung speaker na yun, bumahampas pa sa pater. Grabe! Dito, yabang kayong lahat! Galing mag-present. 2 hours. Wala akong naintindihan. Ask me why. Kasi ayaw kong intindihin. Ang inaabang ko lang, yung may magbukas ng ilaw. Diba? Diba? O, titingin sa akin! Kapag ganun bagay, diretso pa rin, focus kayo. Alam mo, sa seminar, ang inaabangan ko lang kung kailan makatapos magsalita ang speaker. Ganun pala yun, Brad. Kapag hindi kayo interesado sa pinag-uusapan, kahit anong ganda niyan, hindi pa pasok sa utak niyo. Kasabi, magkabagong buhay mo dito, magkakakotse ka, eh, ayaw tanggapin ang utak niyo, walang kwenta yun. Yun po yung experience ko. 2 hours seminar, walang nag-register sa akin. Puro galit, puot at inatis. Kasi ayaw ko ng seminar. Siksigan ng tao, mainit, pag-amoy tao, amoy paa, di ba? Ang yapang ko eh. Tapos yung mga attendees pa, naka-t-shirt, may naka-sidenas, naka-rarap. Eh ako naka-long sleeve ko eh. Alam mo yung hotel? Nagtanggal ako ng blazer ko, ng coat ko, pero naka-longs, naka-necktie pa ako kasi yung seminar eh. Para kami based on behavior, para ako, I'm gonna knock on your door. Kahete. Alam mo, buti lang, after na seminar, mayroong tinawag. Yung mga sharing-sharing, di ba normal yun? May kukwento ng mga success stories. Tapos nagkwento ng success story niya, isang high school graduate, dating security guard. Tapos nagkukwento siya ng daan-daang libong kinikita niya. Tapos si Kino Tigard, 200,000 kamay. Sabi ko, totoo. Hindi yan totoo. Panukuhan niya, hindi totoo. Eh, yung dibdib ko, tuk. Baka totoo. Yung malaki yung mata ko sa pera, di ba? Tapos iba't-iba mga tao na kausap ko. Iba-iba yung background. Mayroong estudyante. Pero walang trabaho. May housewife. May mukhang mahihain, may professional, may business, iba-iba ang crowd.
Pero majority, parang masa. Pag kinukwento, nagbago buhay nila. So, naging curious ako. Ito ba kaya ito? Kinuwas pa iba. Tarap mong dati ka security guard. Pero hindi mga check eh. Doon ako nag-join. Na-involve ako sa networking dahil sa challenge. Hotel. Pero na-realize ko, walang money. Puro gel. Walang money, puro gel. Ang ganda ng position ko, pero alam niyo ba, kapag nagtrabaho kayo, kung anong position mo, that is only a borrowed power. Pahiram lang sa iyo yan, supervisor, manager, vice president. Hilab na lang yan. Kasi pag isang trabaho mo, wala lahat yun. Tama? So na-realize ko, maganda pa ng position ko. Pero yung income kong liit. Ba't yung mga taong to, hindi professional, ba't laking income? So, ginawa ko part-time, depende part-time, di ba? Kaya nga, hindi na makatulog. Kapag nakapikit ako, nakikita ko bilog. Sa hotel, mga guest ko, bilog. Wala na sa isip at damdamin ko ang trabaho ko that after 2 months, I resign from my job. Wow. Imagine mo yun. Pangarap ng mga empleyado sa hotel, ma-reach yung position ko. Ako, iniwan ko pa. Ito matindi. Due ako for another promotion. Tama, hindi ko tinanggap. Kasi nakita ko, yung taong papaltan ko, wala ding magandang kotse. Nagre-renta ng bahay. Sabi ko, kung anong present niya, yun ang future ko. Ba't ko pa pangarapin yun? Correct? Yes. Eh sabi ng speaker, ang kumikita ng mga taper dito, 1 million, kalahating million. Yung present daw nila, yun ang future ko. So alam ko mangyayari sa akin. Nung merong nauna, may kasunod. Yes. May kumikita niya, pwede kitain. Yes. Tama. Kaya good news, may kumikita ng 1 million, 2 million, 3 million, 5 million a month since in global. Yes. Sila ang future din yun. Baliw na baliw ako. Kaya after 2 months, I resigned from my job. And I went full time. Eto na, hataw ako. Takbo dito, takbo doon, bilog-bilog dito, bilog-bilog dyan. Diba tayo kinakausap, eh, di ka lang tamag-ana, kapibahay, dati ko opisina, ang dami ko kinakausap, power! Walang sumasali. Na-experience nyo may ganon? Yes! Siyempre, natakot ako, grabe, power! Bakit walang sumasali? Nag-resign ako. Wala akong sweldo. Tama pa, paano magbumay pamilya ko? Matakot ako ngayon. Nagtagaroon ng fear. Na hindi sa rejection. Nag-fear ako, baka hindi makapagkait na resulta. Kawa ang pamilya ko. Ang tendency, pupuntaan ko yung invite sa akin. Sabi ko, Brad, anong gagawin ko? Hirap pala ito. Ang sabi ko, Brad, anong gagawin ko? Sabi sir, talaga ba gusto matuto? Oo! Talaga ba? Oo nga! Ano sikreto? Sabi niya, sir, para matuto ka, kailangan lahat na ituturo ko at sasabihin ko, sundin mo. Ang hirap! Ako yung boss eh. Taga-utos eh. Alam mo, sabi niya, sir, kung pag-uusapan hotel, sundin kita. Kasi ikaw yung boss ko eh. Kasi sa networking, ako na ako na, ako yung belang, at kung gusto nyo matuto at umaman, wala kang choice. Kundi sumunod sa akin. At susunod ka lang, kapag nag-humble down ka. Kapag mati ka sa ulo mo, hindi ka susunod. Parang kayo. Paano ko yung nag-invite sa'yo, mas bata sa'yo? Alam nyo, mas mayaman ka, mas matalino ka. Tapos yung nag-invite sa'yo, ikaw pa nagbayad ng pamasahin niya. Susundin mo siya? Malamang hindi. Eh sa networking, yun ang magic. Kung sino nauna, committed, seryoso, may resulta, yun ang susundan. Yes! Are you with me? Yes! What for whom, tingin kung ano yung background nung applies nyo. Yes. Sabi ko, sige, Brad, ano ang gawin ko? Sir, atin ka seminar. Seminar, atin ako. Ballpen, papel, wala pang mga record-record. Sulat, bilog. Sabi ko, Brad, tapos ka. Ano? Brad, tapos na. Ano nga ulit? Upline. Tapos na. Kasi yung pala, pagtawag pa yan ng upline, mentor o coach, sign of humility. Yes. Iba, para bang
sistema. Na yung pag natawag mo, imagine mo, yung boss ka, tapos gawin mo, apply yung staff mo. So, apply. Sige, sir. Atin ka ulit bukas. Ha? Atin ka ulit. Atin. Ibang speaker. Bilog. Bilog. Turing ka hapon na. Nagay mo lang ang speaker, pero topic pare-pareho lang. Sabi ko, Brad, ha? Apply. Tapos. Okay, atin ka ulit. Atin ka ulit. Ilang naalaw ko ito ng atin? Pare-pareho lang. Bilog-bilog, pare-pareho lang. Tinis na ako. Niloloko na ako eh. Inuututo mo na ako eh. Diba? Yung sinasabi, pare-pareho lang narinig ko sa speaker eh. Nasusundan ko na nga sinasabi niya eh. Nasabi niya, yun ang unang sikreto. Kaya kita pinapati ng paulit-ulit para maunawaan mo ng gusto. Kasi kapag first time ko umaten, hindi ba kung first time kayo umaten dito? Nakaintindihan nyo ba? Yes! Pa-aware, naging excited ka lang. Kumusta negosyo? Grabe! Paano ba? Pasapower! Hindi nyo maikwento. Pero habang umaten kayo, nakukunawaan nyo na. First, you will get excited. Second, you will understand the business. Third, mas maunawaan mo. Fourth, mas naunawaan mo ng gusto. Hanggat ma-memorize mo na, nahusundan mo na yung speaker, at nai-internalize mo na. And time will come, pag may kausap ka, yung kausap mo, sabi sa graphic ha, ang galing mo magsalita. Ba't ka magaling? Kasi may sense ka na. Ang lumalabas sa ibig mo, positibo, dreams. At mapasin mo kapag hindi aim global o pangarap yung pinag-uusapan, hindi pa tinatamad kayo makapagkwentuhan. Yes. Are you with me? Yes. Ibig sabihin, no, napasin nyo, na-value mo na yung time. Pag hindi related sa dreams natin o sa negosyo natin, ayaw nyo makapagkwentuhan. Gusto nyo, prospect, invitation, pay-in, kotse, savings, travel, yun lagi. Are you with me? Yes. Nai-internalize mo na. So sa mga bago, ang turo ko dito, keep on coming back. Kailangan mag-register sa utak mo yan. At time yung ka, magugulat ka, kapag nasalita ka, hindi ka na maaawat. Huwag kayong bibilib masyado sa mga speaker. Ang galing ng speaker, magaling. O siguro nga, magaling kami. Saan? Sa pangungopya. Lahat na lumalabas ng ibig ko, kinote ka mo lang. Nagkakaiba lang to sa personal testimony. Are you with me? Yes! Kaya mo kopyahin ito kapag lagi mo narinig. Sa eskwelahan, ano masarap? Mag-aral, mamopya. Mamopya! Mamopya! Mamopya pa, di ba? Kapag nahuli ka ng teacher mo, yari ka. Sa negosyo natin, pag magaling kang mamopya, payaman ka sa negosyo. Yeah! Kailangan namin kasabihan mo, if you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Why? Because successful people, they think differently, they talk differently, they act differently, that's why they have different results. Yes! Tama? Dito, itong lugar lang, ang makikita mo, pinag-uusapan puro positibo. Yes! Ano ba hindi ito normal? Abnormal to. Sa labas, ang pinag-uusapan, kung empleyado, galit sa boss. Tama? Salary. Sa labas, pinag-usapan, taas ng gasolina. Alin nyo ba pag nagtataas ng gasolina, ang naapektuhan lang yung mga empleyado na hindi nagbabago ang sweldo. Alam mo, hindi modest aside, sa atin, hindi marat naman taas ng gastusin eh. Tumaas pa ng gastusin, eh mas mataas ang kinikita dito eh. Ang naapektuhan lang ng mga price increase ng mga gastusin, yung ang pera ay hindi nagbabago. So, ibig sabihin sa labas, iba ang topic. Puro chismis, puro problema, puro marites. Dito, iba rin. Mga taga-ing global, mga abnormal. Kasi after this, mayroon tinatanggap meeting after meeting. Sa baba, meeting after meeting after meeting. Sa labas, sabarang din ng bus, meeting after meeting. Tatawagan pa yan. Today is what? Wednesday. Abangan nyo kapag Friday o Saturday sa labas, pag binigokwentuhan, or
Okay, week ngayon, Wednesday. Ang sa labas na nagkukwentuhan mga barkada, siguro mga 10 tao kukwentuhan, mga empleyado. At habang nagkukwentuhan, pag may empleyado ron, uy, alas 10 na, kailangan ko nang umuwi. Tanong yan, ba't ka uuwi? Kailangan ko matulog eh. Inaanto ka na ba? Hindi. Ba't ka matutulog? Kasi may pasok bukas. Imagine mo, matutulog ka nang hindi kinaantok. Tapos, yung sarili mo utos, matulog ka na, pasok ka bukas. Kasarapan ng tulog, gigising. Hahabol sa traffic. Yun ang normal. Good morning, sir. Wapo rin, sir. Patalikot, buisit ka. Kamatay ka sana, pulang kong utos. Normal yun. Ang sweldo, 15 sa tapusan. 20 mil, 30 mil. Normal yun. Tayo daw, abnormal. What abnormal? Kasi tayo, uuwi lang pag gusto umuwi. Matutulog tayo kapag inaantok ko tayo. Igising ka kapag gusto gumising. Pag kinikita mo, daang-daang libo. Yes! Ano? Ang gusto mo, maging normal o normal? Kasi yung mga normal, iba ginagawa eh. Kailangan maging extraordinary ka. Habang ibang tao natutulog, tayo humahataw for our dreams. Ano ba ang difference ng ordinary sa extraordinary? The word, extra. Extra hataw ka. Pagpulo ka may extra, di ba? Kausap, prospecting, presentation. Iba, resulta nyo. So if you want to succeed, kailangan maganda ang attitude mo at mayroong oras. Huwag muna kayong pasaway. Yun ang first topic sa mga bago. Sa mga luma, saan papasok ang attitude? Huwag kang mayabang pag mayaman ka na. Kasi maraming mga sponsor o upline ngayon, kapag kumikita na ng pera, nag-iiba o galit. Dati, upline. Nung wala pang resulta, upline, nag-uusap ko eh, saan? Meron akong home party dyan, sa Bulacan. Puntahan natin yan! Saan? Sa Cavite, puntahan natin yan! Pag may kausap lagi, nung kumikita na, upline. May kausap ko saan? Dyan sa Megamon. Ha? Kaya mo na yan. Diba? Nag-iiba na? Kasi may resulta na eh. Yung mayabang na hindi nila namalayan. Kaya meron seminar para i-remind kayo sa mga uprise, top earners, kumikita rito. Pag maganda ng buhay mo, kaya yabang. The more ka mag-humble down. Pag may mga training, ating ka pa din. Tapos meron ko lang ipapasalamat. Yung attitude of gratitude. Huwag na huwag kayo makakalimot pasalamatan yung mga tao na naging daan para gumanda ang buhay mo sa global. Dito, kaya mayroong training, seminar para hindi kayo basta-basta maaapektuhan ng mga challenges sa labas. Dito, positibo sa labas, sangkater pang negatibo, mas ma-power ang negative. Kung ikaw mag-isang positive ka sa bahay, paligid mo, puro negative, walang mahihina kayo. Dito, ang charger. Cellphone. Ang cellphone, the more ginagamit, nalulobat? Yes! Para magamit mo na gawin mo. Kailangan may charge. Kayo, pag hato kayo ng hata, nalulobat din ba kayo? Yes! Bakit ka nalulobat? Kasi nagbiyahe ka eh. Kasi may kausap ka eh. Kasi nag-invest ka ng time eh. Tapos yung kausap mo hindi nag-pay-in eh. Mother burnout ka, makapagod ka. At pag napagod ka, ang tendency, mag-quit ka. Kasi nahirapan ka. Dito, pag nahirapan kayo, kailangan nyo mag-charge. Pag burnout ka, pag nalulobat ka, magpa-charge kayo. At huwag kang papayag na yung cellphone mo, ikaw mismo, mag-fully drain. Ang cellphone, kapag fully drain, matagal i-charge, correct? Yes! Ikaw ngayon, kapag fully drain ka, kasi puro negative ang encounter mo, mahirap ulit makarecover. So ano yung sikreto? Eto, sikreto ko na ito ha. I-share ko sa inyo, kasi malaman? Yes! Pag na-feel mo pa lang, na nahihirapan ka at maaangal ka, magko-complain ka, easy pa lang ha, magpa-charge ka na agad. Attend trainings. Kailangan lagi full charge. Kasi kapag full charge ka, katanong challenges ang ma-encounter mo, hindi ka maapektuhan. That's one of my secret. Kapag nangihina ako, pagod ako,
pahinga. Basa ng mga libro, mga passive books, encouragement, motivation. Oo! Buhay na naman ako. Kasi pag na-fully drain, ah, alam ko eh, pag na-fully drain, mahirap makarecover. So ito tip ko sa inyo, kapag na-feel pa lang, pa-charge kayo kaagad. Talk to your uplines, boost sa office, punta ka rito. Upo ka lang dyan, atin ka lang dyan, makinig ka lang, buhay ka ulit. Hataw ka na naman. Kapag na-reject ka, di mo ramdam. Kaya taas ang energy mo eh. Tama? Yes. Yun ang isa sa mga sekreto ko na sinishare sa inyo. Yun ang gagawin nyo. Mangyayari lang yan pag maganda pag-ugali mo. So always check. Guide your thoughts and guide your feelings. Laging hype ka lagi. Excited ka lagi. Now, pag nagawa mo yan, maganda attitude mo, sasabay ang belief mo. Bakit tumataas ang belief? Siyempre, every time you will attend trainings, nakikita mo yung dami ng tao, yung mga may-ari nandyan, ang top management, yung belief mo sa kumpanya, tumataas. Ah, okay lang ako mahirapan. Kasi, ang dami ko nakita sa global na mayaman eh. Di ba sabi ni Arnelin Pain, sila yung future ko, yung belief mo tataas. Bakit nawawala ang belief ng tao? Subukan niyo mati sa simit sa nagtanong, ngayon na ito. Tapos, title walang ang nag-uusap. Walang audience. Ikaw lang umatid. Do you think ang belief mo mataas? Power! Ba't ako lang? Pabasak na itang kumpanya. Diba? Kapag nakakari ka ng update sa amin, pag may company events, ang belief mo tumataas. Ang belief mo, kailangan tuloy-tuloy din. Maganda ang attitude nyo, pero may problema ang belief system nyo. Hindi kikigilos. Tama. Hindi mo iibigay ang best mo kapag alam nyo walang mangyayari sa inyo. So dito pa lang, the moment mag-join ka sa Global, sa utak nyo pa lang, tapos na ang box nyo. Imagine mo kaka-join nyo pa lang, yes, 100%, 100%, yayaman ako sa Global. Kasi kapag alam mo yayaman ka, tutuloy-tuloy ka. Kahit mahirap. Are you with me? Yes! So dapat 100% lagi maniniwala. Huwag ka lang maniniwala ngayon kasi may training. Paglabas nyo, realidad. Ang belief, parang balon. Ang balon, pagkatusok yan ng kahit maliit na bagay, sasabog to. Correct? Yes. Itong balon, ang belief mo. Kapag nahalawa ka ng kahit konting duda, tapos ka. So dapat dito, maniniwala ka ngayon, nayaman ka, bukas, maniniwala, next week, next month, next year, 100% maniniwala ka. Yes. Kapag sabi mo, grabe, ang ganda ng Global, pero tingin ko, hindi ako yayaman. Kapag sabi mo, hindi ka yayaman, congratulations, hindi ka yayaman. Bakit? Sinabi mo na eh. Kung ano ang iniisip, lumalabas na ibig, kinikilo sa katawan, at ang resulta sumusunod. Kaya mag-iingat kayo sa mga lumalabas sa bibig mo. Are you with me? Yes! May power ang word. Yes! Powerful ba ang word? Yes! Everybody, please touch your head. Huwag niyo ulo niyo. See? May power ang word. Ang inuutos, ginagawa. Pag-isip mo, grabe, maghihirap ako, maghihirap ako. Pero kaya mo, grabe, biyayaman ako, yaman ako. Nakatake yan. Pag sabi ka, yaman ako, yaman ako. Pakasabi mo, ang pangit ko, ang pangit ko. Ano kinin mo? Kapag nisip yung pangit ka, ang feeling mo, pangit ka nga. So dapat gagawin nyo, every time meron, yun, maganda ka, maganda ako, guwapo. Kaya ako, ako mismo ha. Pag may salamin, kinakausap ko yan eh. Grabe ka na yan. Guwapo mo talaga. Mamwa. Kapag di mo dapat gupong-gupong ka sinili mo. Yan ba ito? Sa guwapo. Pag may nasabi sa hindi ka guwapo, hindi ka maganda, huwag mong pakalaman. Tama? Mas importante, alam mo, guwapo ka o maganda ka. Yes! Kasi,
Akala niyo ang gwapo at maganda ka? At magaling ka? Ibang lakad mo. Yes. Ang confidence level mo nag-iiba. Kasi piliw maganda ka eh. Feeling niyo gwapo kayo eh. Yes. Bakit mayroong taong gwapo? Pero pati walang apil. Totoo. Ang daming gwapo. Bira lang yung gwapo na. Tagal gwapo. Bira yun eh. Totoo ba yun? May maganda, may gwapo, walang apil. Kasi hindi confident eh. Minsan ang kag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 
Yes. Very confident ka. So dito dapat, you have to believe in yourself. Maniwala ka sa sarili mo. Maniwala ba yun? Yes! Maniwala ka, dapat consistent sa kumpanya, sa Panginoon Diyos, sa produkto, sa marketing plan, sa system. Maniwala, magtiwala, sumunod sa mga mentor, coaches, at upline. Importante yun eh. At kayo ay maniwala lang at susunod lang sa mga upline na tama ang itinuturo. Yes! Pero ang management, ang tuturo sa inyo, ang top management, yun ang paniwalaan nyo. Correct? Yes. Siyempre, kasama sa bilin, kailangan maniwala din kayo sa sarili nyo. Importante, importante ito. Yes. Bago maniwala ang ibang tao sa inyo, kayo muna ang maniwala sa sarili nyo. Yes! Klaro ba yan? Yes! So, pasal sa'yo, hindi mo kaya yan. Ikaw, hindi mo kaya. Ako, kaya mo ito. Tama. Tama. Ganun lagi. Kung kaya nila, kaya mo gawin ito. Yes. You have to believe in yourself. Kasi pag hindi ka iniwala sa sarili mo, tapos na. O maniwala sa iyong prospect mo. Uy, grabe sa mga sa amin. Baka umaman ka. Ikaw, ako din eh, baka umaman ako. Hindi ganun. Sa mga sa amin, ayaman tayo dito. Ako tsaka ikaw, ayaman tayo dito. Yes. Aro? Siyempre, ikaw to, meron ka bang downline? Yes. Yung downline mo, kailangan paniwalaan mo din. Yes. Okay. Magbibuild ka ng network, correct? Yung network na yan, makakasama mo everyday. Yung network na yan, makakasama mo pag may mga events kayo. So masarap dito, ma-feel ng downline mo na ikaw niniwala sa kanya. The moment mag-invite ka ng prospect mo, 100% ikaw niniwala sa prospect mo, nayayaman siya. Huwag yung, uy, upline, kausapin mo yung prospect ko. Masarap, ayun o. Yung naka-shorts, yung mukhang tanga. Yaman, Apel, pangit o. Ilait mo. Alam mo, Apel, ang bobo niya. Tsaka walang pera. Imagine mo, inibitahan mo, nilait mo. Baka po ng pagra. At anong point ko dito? Pag kayo nag-invite ng downline nyo, ikaw mismo, pag inibitahan mo siya, naka-mindset ka, ito yung next kong magiging milyonaryo. So yung encouragement mo, paniniwala mo sa dalang, importante ito eh. Kasi ito yung makakasama sa everyday eh, grupo mo eh. Motivate your downline. Inspire your downline. Train your downline. But ladies and gentlemen, how can you train? How can you motivate? How can you inspire your downline kung wala kayong alam? So doon babalik yun. Pag may alam ka dito, madaling turo sa downline. Downline, kumusta ka na? Upline. Mayroon ko inibitahan eh. Ilan? 5 inibitahan ko. Uy, galing ha. Kumusta? Upline, grabe. 5 ha? Hindi sumama upline. Ikaw naman upline. Ano? 5 inibitahan mo? Hindi sumama. Ako nga, 6 eh. Hindi sumama eh. Ang hirap, no? Mag-quit na tayo. Bumatong ka ba? O, may ganon. Misa yung downline, yung upline, pag nahirapan, humahanap ng kakampi. Tama. Hirap na ako. Kumusta ka? Nahirapan ako. Tama. Alam mo, mali ang ginagawa natin. Eh, kumusta yun? May nagpain sa kanya. May nagpain. Mag-quit din niya. Imagine mo. Iba na, di ba? O, anong punto ko? All of you, ah. Kapag may prospect na downline ka, mindset, yayaman to. Upline, di ba inibitahan ko, di sumama? Ano sagot? Motivate mo siya. Okay lang yan. Basta binigay mo yung best mo, hindi ba siya sumama? Okay lang yan. Talaga, balo, adjust ka. Baka may mali ka sa pag-imbita. Huwag yung, entanga mo kasi.
umulis ka nga sa tabi ko, boom. Nakasilbi. Apre, sa buong inibitahan ko, yun nangyari, hindi pa rin sumama. Okay lang yan. Okay, ano sagot? Okay. Okay, sampo, okay pa rin. Kung 20 inibitahan mo. Ha? Ano sagot? Plastic. Ano sagot? Okay lang yan. Mindset ka, ha? Okay lang yan. Basta binigay mo yung best mo. Yes. Ang hindi kasi okay, invite mo 50, umalis 51. Kasama ka na, di ba? Maniwala ka na sarili mo, believe me. Kasi, the moment mag-join ka dito, yung mga downline ka kasi, naka-ready na yan. May magic dito, may power dito eh. Do you pray? Do you believe in God? Yes! Nag-pray ba kayo? Yes! Lord, give me an opportunity para magbago buhay ko. Ginagawa mo yan? Yes! Hindi ba si God hindi baba sa langit para bigyan ka ng opportunity? Yes! Si God gumagawa ng paraan para ang prayers masagot. Yes! Posible ba na ang global isa sa mga sagot sa prayers natin? Yes! Legal, moral, ethical. Yes! Sabihin, pinag-pray mo, pinigay sa'yo. Tatrabuhin mo na lang. Ang downline mo, naka-ready na. Kasi nag-pray ka. Siyempre, para ibaman, kailangan meron kang downline. Yung downline mo, naka-ready na yan. The moment mag-join ka, naka-ready na ang downline mo. Pero, huwag yung gagawin, literal. Uy, sabi na, nilimpin yung downline, naka-ready na. Hihintay ko sa bahay. Hindi ka katok yun. Upline! Upline! Ako! Ako'y sugo! Uy! May nabulo sa bubong! Baka ito yung downline ko. Ang downline, naka-ready na. Hahanapin mo na lang. Yes! Nasa paligid mo. Nasa online. Motivate, train, inspire your downline. Appreciate your downline. May upline, may downline. Ang global this is also relationship business. Hindi kayo puro pera pag-uusapan. Build a good relationship. Mahirap mag-network kapag galit ka sa upline at sa downline. Upline, galit ako sa'yo. Isang taon! Hindi ako mag-i-recruit. Sino wala? Ikaw. Seryoso to ha. Para maganda, masarap magtrabaho kapag maganda relasyon mo sa upline downline. Kapag na-feel mo na meron kayo hindi nagkakandida ni upline at downline, pag-uusapan nyo. Huwag nyong papalaki ng issue. Kaya nga sa training, di ba, be a professional network marketers. You are not just an ordinary distributors. Professional, profession to. Tama? Ikaw sa downline. Now, look at this. Kumbaga sa ladder, mga upline kami, management, mga successful na to. Mga downlines natin, nag-uumpisa pa lang. Correct? Yes. Ano ang goal ng mga uplines? Hindi ba't makaakyat ang downlines sa taas? Tama. Maging successful. Yan ang role, no? Pag kayo SE na, ang goal nyo, maging SE, ang distributor nyo, GE ka o GA ka, kailangan yung downline nyo umangat din. Ang maganda sa atin, tayo, mga uplines management, hindi tayo basta-basta bisigaw. Ay! Downline! Palit na kayo! Hindi ginagawa ng downline mag-isang makyat. Ang ginagawa namin, uplines, nababa kami sa atin namin, sa comfort zone namin para iangat ka. Para kahit mo, hindi ka nahihirapan. Kasi pag ikaw mag-isa lang, walang gagawin sa'yo, mahirapan ka talaga. Tama. Modesty aside, ako yung vice president ng kumpanya. Kailangan ko ba gawin to? Hindi naman eh. Kasi marami ng distributor, mayroon mga training team. Ba't ginagawa namin to? Bakit ako lagi may mayroong mentoring? Malayo ko may kausap, inibita ko iba't ibang grupo. Mayroon akong mga Zoom training. Iba't ibang lugar sa Pilipinas, pupunta ako para bigyan ng trainings. Kasi masarap to ang role namin. Kung ba, lahat ng mga nanditong distributor, ang goal, thank you, Maman. Pagkaba namin, hahawakan kayo. Correct? Yes. Gagaan ba trabaho nyo? Yes.
nagpabigat ka at naging pasaway ka, bibitawan ka namin. Yes. Masarap magturo kapag ang tao gustong patulong. Yes. Masarap tumulong kapag ang tao gustong patulong. Yes. Ang role natin dito, tulungan sila. Pag ayaw, pabayaan nyo. Ang sakit minsan sa distributor, ayaw na nga, pinipilit pa eh. Yes. Baka mag-quit down na yun ko eh. Pag nag-quit, give your best. Kapag ayaw, let them go. Matuto kayo magpalaya. Eh, ayaw talaga eh. Bayaw mo na. Bakit yung pinipilit yung down na yun na bumalik kung ayaw? Bakit mo pinipilit? Kasi malamang siya lang ang down na yun. Correct? Ang trabaho nyo, mag-imbita. Kung sino gusto, doon tayo mag-invest ang time. Kailangan alam nyo kung saan nyo gagamitin yung oras nyo. Now, kapag na-feel it down line ko si Apple nga, naniniwala sa akin, mas dapat akong maniwala sa sarili ko. Doon na mag-upisa yun. Lahat ang gagawin mo, 100% you're believing na kaya-kaya mo ito. Gumagaan ba ang negosyo? Pag maganda ang pag-uugali mo, may orang ang oras, at matas ang bilip mo, kasi pag matas ang bilip mo, alam mo, yayaman ka na eh. It's just a matter of time. Alam nyo, magkakotche ka, parating na yung kotche mo, kaya ka nagigigil. Yes! Buboy, parating milyon mo, nandiyan ha? Yes! Oras na hihintay. What is 1 year? What is 2 years? Alam mo, gagandang buhay mo. Yes! Kung bagay yung electric pa na yan, yan yung dreams mo eh. Paano mo yan? Kotse, savings, travel. Kung ano man yung electric pa na yan. Hindi ba kita mo? Yes! Kayo lahat, kita nyo yung electric pa? Yes! Kung yung dreams mo, kita mo lang. Hindi mo kaya hawakan. Tama. Hindi mo na-enjoy. Paano nyo mahawakan yan? Kailangan bigyan ng oras. At merong time, at meron ka bang effort na ginagawa? Yeah. Yung ba sa paglalakad ko, ako ba yung nagkukonsume ng time? Yes! Meron ba akong effort na ginagawa? Yes! Meron ba akong time? Yes! Merong effort? Yes! May time ba ako, merong effort? Yes! Bisa mabagal, bisa mabilis? Yes! Kapag tuloy-tuloy ka, 100%, yung dreams mo makukuha mo. Yes! Just about your time. So wala pa yung coach mo ngayon. Wala pa ngayon. Pero alam mo, parating na. Yes! Sa mga wala pang kotse, hindi mo, pangit na ang kotse ko! Magta-travel na ako! Kapag ganun, alam mo, parating na. Kailan? Depende sa kilos mo. Hindi pwedeng, grabe, payaman ako! Tahimik ako na ginagawa, hindi yaman. Kailangan may kilos. Basta pag-kilos nyo, may mga tens ba nababagsakan? Yes! O, di ba mong ka ulit? O, di ba mong ka ulit? Di ba mong ka ulit? Pagod ka, yubo ka. O, pahinga konti. Yes. Anong aso ka. Why don't we? 17 years ago, ang kumpanya, ilan lang ang staff, ilan lang ang distributor. Tuloy-tuloy kami. O ngayon, milyon-milyon tayo. Hindi lang pinipinan. Kami nga mismo sa top manager, nababaliw pa kami dito eh. By the way, this coming September 10 ang ating event, di ba? Yes! Okay. Ilang events tayo meron every year. Tapos by September 20 yata, I'll be flying to East Africa. Uganda, Tanzania, Rwanda, Togo. Isang buwan ako nala. Tama? Sabihin, kapag nakita mo, kung yung mga top management nga, iba-ibang mga bansa pinupunta, di ba sa Africa, ba't kayo hindi may iniwala sa ginagawa natin? Matakot kayo kapag hindi nyo mo lang nakikita rito. Sino nga rin ang kumpanya? Hindi mo kailangan kung sino. Imagine mo kami lahat nasa third floor ngayon, fourth floor. Bago mag-talk dito, nag-meeting pa kami. After this, meeting na naman kami. Eh, ba't may ginagawa kami? Kaya parang ba magdududa? O, di ba? Hindi ito questionable eh. Kung kumpanya, kundok po eh. Ikaw na lang eh. So, maniwala ka. Are you with me? Yes! Ang taas ng magandang attitude mo, taas ng belief mo, isabayan nyo pa. Samahan nyo pa ng konting commitment. Yes! Diba sa'yo commitment? Commitment! Ano yung commitment? Alam nyo ba, kaya hindi nagiging successful ng tao, ayaw umalis sa comfort zone. Gusto sa bahay lang. Ayaw mapuyat, ayaw mapagod, ayaw ma-reject. Tama?
If you want to become successful, you have to sacrifice something to gain something. Kung gusto mo ng kotse, savings, travel, mayroong sacrifices yan. Ang sacrifices mo, depende yan kung gaano kalalim ang commitment mo. Mag-commit ka. Ang commitment na whatever it takes. Kasi whatever it takes, wala mo nang complain. Tama. Ang haba ng seminar, ang tagal ng 20 minutes. Alam mo, 20 minutes na. Pag-off edit ka. Gutom na, pagod, matraffic, baka umulan, baka away sa bahay. Umula ngayon, wala magko-complain. Huwag kayong umakal na pagod kayo. Gutom. Huwag kayong umakal na matraffic, maulan. Bakit wala ka pa sa Europa, lahat ng binabanggit ko, na-experience mo na. Wala mo nang kasi. Kasi halayo, kasi mahaba ang traffic. Dito ngayon, mayroon tapat. Diba sa Kusa? Kusa! This is your own business. Itin ko ha. Ang magpapayaman sa'yo, sino? Sarili. Kung ano resulta mo, ikaw ang gagawa niyan. So dapat, since negosyo mo ito, kukusa ka. Kumusa ka ng pagandahin ang ugali mo. Kumusa ka ng patay sa inubilit mo. At kumusa ka na mag-invite, mag-prospect at mag-training. Sa'yo ito eh. Huwag mong hihintayin na sabihan ka pa ng sponsor mo o sabihan ka namin na, uy, umatid ka sa training ha. At hindi ka sa company event, sabihan ka kailangan sabihan eh, negosyo mo ito. Kapag narinig mo, uy, mayroong invest ang company, ikaw ang mauuna. Bago ko sabihin ang apply mo at nalaman mo na, kumusa ka na. Bayad ng ticket, anong t-shirt, kailan ba yan? Gather your group, kumusa kayo. Guess nyo ako? Yes! Negosyo mo ito eh. Kaya ang commitment mo, whatever it takes. Parang ang kilos mo, parang kilos empleyado. Ang empleyado, kahit ay pumasok, papasok. 6 days a week, 8 to 10 hours per day. Kahit inaantok, babangon yun. Kahit galit sa boss, the same people sa trabaho niya, gagawin niya, papasok siya. Kasi ang habol niya, yung sweldong pinsan sa katapusan. And dito, yung mindset mo, yung oras ka para empleyado, do and global 6 days a week. 8 to 10 hours per day. Paano kapag nag-overtime ka pa? Yung oras bibigyan mo bilang isang empleyado, imagine this ha, dito madalin. 1 year, 2 years, milyonaryo ka. Mag-network ka, mag-follow ka, pag-prospect ka, kahit ayaw ng katawan mo. You have to force yourself na kumilos. Force yourself na mag-open ka sa online, mag-prospect ka online, puntahan si downline, i-follow up, mag-better. Force yourself. Agod na ako. Force yourself. 8 days or 6 days a week. Pag-urat pa yun. Kaya nga parang utak mo, empleyado. Kasi minsan, tapos sabi sa'yo, oy, negosyo ko ang game global ha. Di ba hawa ko yung oras? Minsan kasi, alam nyo kasi, this is your own business, inaabuso nyo. Eh ako naman yung boss dito eh. Gagawin ko to kung kailan ko gusto gagawin. Ayoko mag-deroon ngayon, ayoko eh. Kasi boss naman ako eh. Ang resulta mo, bababa. Eh utak mo, gawin mo to, 6 days a week. Tapos overtime ka pa. 16 hours per day. Daan-daan, libo-libo kitain nyo. Maniwala kayo sa akin. Commitment, ginagawa mo ang isang bagay kahit hindi kayo komportable. Tanong, may mga pangarap ba kayo? Yes! 17 years ago, every time may trainings, yan ang normal na question ko, may mga pangarap ba? Yes! O, nasa na iba? Nasubisira na yung mga pangarap sila. Nasa sila? Bakit nawawala? Kasi, nagbabago ang desisyon. Depende sa? Alam niyo yan. Eh, pangarap mo, ay, kailangan mo lang gumising na maaga. Kailangan mo lang matinang mga trainings ng pag-untulit, puupo, mag-record, mag-usulat, papalakpak, power grabbing, kakasawa, wag na lang. Ay, marireject pala ako, wag na lang. Mga kaibigan ko, iiwasan ka. Totoo ba? Yes! Mga pataong nakasir ka sa'yo, mawawala yan, iiwasan kayo. Ay, yung mga sakripisyo. You have to sacrifice something to gain something.
Sa chess, merong king, queen, bishop, rook, horse, pawn, correct? Yes. Ano pinakamataas sa Visayas? King. After ng king, ano? Queen. Dumating ba sa time pinakain mo yung queen nyo? Yes. Bakit yung pinakain yung queen nyo ay yung pinakamataas sa Visayas? Bakit? Ama, sometimes you have to sacrifice your queen to save your king. Kaya pigit mata ka, sakripisyo mo yung queen mo. Ay, kakainin yung queen ko. Okay lang, basta masave ko yung queen ko, yung king. Question sa mga marunong ng chess. Dumating ba sa time ang kumain ng queen, yung pawn? Yes! Sino yung pawn? Pagkatibli, mas masakit yun. Kasi kung queen mo, kinain ng queen, okay lang eh. Pero yung queen mo, kakainin ng pawn? Pigit mata ka. But you have to do that to save your king. Sa negosyo, the same. Sometimes you have to sacrifice yung mga kaibigan nyo. Pagtatawanan ka. Yes. Kamag-anak nyo, aasarin kayo. Yes. Tama? May mga okasyon, birthday, anniversary, anong okasyon. Wala ka doon, nandito ka. Yes. Sa sacrifice mo, sometimes you have to sacrifice those things to save your dreams. Yes. Masarap magpatawag ng reunion. Yung mga hindi mo nagawa before, hindi gawin mo. Yes. Alin yung ba during my active years as a network marketer, hindi kami pinapayagan ng aming mga applicants kung manood na sine.